mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Inilibing ng buhay ang lalaki ng mga di kilalang salarin. Laking pasasalamat niya sa taong nagligtas sa kanya. Sino kaya ang taong nagligtas sa kanya? Panoorin ninyo ang buong kwento at magugulat kayo sa taong nagligtas sa kanya. Simulan natin ang kwento, mga Katamokski TV. Wala pang isang buwan si Manny sa pinapasokang pabrika ay napromote na siya bilang assistant supervisor. Masipag kasi siya at maraming naiaambag sa trabaho. Kaya natuwa sa kanya ang may-aring in-chief ng pinagtatrabahoang pabrika na gumagawa ng mga dilatang pagkain. "Ayos, Manny, asinsado ka na ha. Biro mo, kay bago-bago mo rito, napromote ka na agad." Wika ni Elmer. "Hindi ko naman inasahan yan, pare. Hindi pa nga rin ako makapaniwala sa nangyari eh." Aniya. "Nakuha mo ang kiliti ni boss. Bihirang magtiwala yan sa mga trabador niya." "Nako, hindi naman. Inaayos ko kasi ang trabaho ko para sa mga magulang ko sa probinsya. May balak akong ayusin ang bahay namin dun. Kaya todo kahit ako." Bilang isang assistant supervisor ay tumutong siya sa pangasiwa sa mga trabador na maging maayos at epektibo ang mga gawa nito. Hindi naiwasang maging mahigpit siya sa mga patakaran na ipinatutupad sa pabrika para na rin sa ikauhusay at ikagaganda pa ng kailang kilos paggawa. Ngunit sa ginagawang pagsisikap ni Manny para mas lalong mapaayos ang kanilang trabaho, eh may mga hindi natutuwa at ikinaiinis ang paraan ng kanyang pamamalakad. "Kay bago-bago dito, akala mo kung sino na makaasta?" Inis na sabi ni Ruela. "Sumipsip lang kasi yan kay boss, kaya nagkaposisyon agad," sabi naman ni Marlon. "Assistant supervisor lang naman. Akala mo siya lang may-ari nitong pabrika?" Ani naman ni Lucio. Ang tatlong trabahador na ito ay siyang nangunguna sa katamaran at paggawa ng kalokohan sa pabrika. Kaya ganoon na lamang ang reaksyon ng mga ito sa pamamalakad ni Manny. Isang araw ay nahuli ni Manny na natutulog sa oras ng trabaho itong si Lucio. "Pare, pare gising. Bawal matulog sa oras ng trabaho. Baka mahuli ka ni boss. Pare-pareho tayong malilintikan." Maayos na pagkakasabi ng lalaki. Hindi kumibo si Lucio. Ngunit sa isip-isip nito, ay gusto na nitong suntukin sa mukha si Manny sa paggising nito sa kanya. Minsan naman inahuli naman ni Manny ang paglabas-labas ni Marlon sa pabrika sa oras ng trabaho. "Pare, pare, pasok muna sa loob. Mamaya ka na lumabas kapag break time na." Aniya. Sa ginawa niyang pagsaway sa lalaki ay tiningnan siya nito ng masama. Sa kabilang banda din naman, nahuli naman niya na kumakain sa oras ng trabaho si Ruel at agad rin niya itong pinagsabihan. "Mamaya ka na kumain, pare. Trabaho muna tayo." Inis na inis at kakamot-kamot pa sa ulo ang lalaki bago ipinagpatuloy ang trabaho. Oras ng pananghalian. Maagang kumain si Manny at pagkatapos niyon ay lumabas ito at nanigarilyo. Nang may napadaang lalaking magbubote na may tulak-tulak na kariton sa labas ng pabrika. Nakita ni Manny na nahihilo ito at parang matutumba
habang naglalakad. Nilapitan niya ang lalaki at binigyan ng mga kakain at inumin. Ayos ka lang ba? O itong tinapet soft drinks? Kumain ka muna at baka nilipasin ka lang ng gutom. Sabi niya sa magbubuti. Salamat. Nakakaya naman sa iyo. Kanina pa nga ako hindi kumakain. At sa time din ang sikat ng araw, kaya ako nahilo. Anito. Matapos makakain ay nagpaalam na ang lalaki. Maraming salamat ulit po ha. Wika nito. Walang anuman. Matipid na sabi naman ni Manny. Alasingko na ng hapon at uwian na ng mga trabador. Pero bago umuwi ay naglibot-libot muna si Manny kung may mga naiwan pang trabaho na hindi natapos at tiningnan kung iniwan ng mga trabador ang siliggawaan ng malinis at maayos. Di sinasadyang nakita niya si Marlon, Lucio at Ruel na naglalagay sa bag ng mga dilata. Bawal na bawal sa pabrika ang maglabas o mag-uwi ng anumang produktong kanilang pinoproseso. Kung sino man ang mahuling gumagawa nito ay maaaring matanggal sa kanilang trabaho. Mga pare, bawal yung ginagawa ninyo. Alam niyo naman na numero unong patakaran dito ay ang pagbabawal na maglabas o mag-uwi ng anumang dilatang pagkain. Aniya. Hindi na nakapagpigil pa si Ruel at sinagot ng pabalang ang lalaki. Nagtitimpi lang kami, kaso parang habang tumatagal, masyado ka ng pabida at pakialamero. Pare, makisama ka na lang para walang gulo. Wika naman ni Marlon. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi para sa pansarili kong kapakanan. Sinasabi ko ito dahil ayaw ko kayong mapahamak. Paliwanag naman na maayos ni Manny sa tatlo. Ulul, sinong niloko mo? Pwede ba? Huwag kang magmalinis. Gigil na sabi ni Lucio. Kung hindi kayo mapipigilan, ay wala akong magagawa. Kailangan itong malaman ni boss. Hindi maaari ang ginagawa ninyong paglabag sa kautusan dahil gagayain kayo ng ibang trabahador. Isusumbong mo kami? Tanong ni Ruel. Kung kinakailangan, hindi maaaring gawin ninyo lang ang gusto ninyong gawin. Matatag na sabi ng lalaki. Hindi na nakapagsalita pa ang tatlo sa sinabi niyang iyon. Habang naglalakad pa uwi si Manny at tinatahak ang matalahib na daan, ay di niya inasang may pumalo ng malakas sa kanyang ulo hanggang mawalan siya ng malay. Kinalagkad siya ng mga di kilalang lalaki at dinala sa isang bakanting lote. Doon ay gumawa sila ng malaking hukay. Isinilid nila si Manny sa drama at tinakpan iyon tsaka ibinaon ng buhay sa lupa. Nang malinis ang mga ebidensya, ay nagsialis na ang mga salarin. Nang magising si Manny ay napansin niyang napakadilim ng paligid. Hindi rin siya makahinga dahil kulob na kulob ang kinalalagyan na drama. Kahit nananakit pa rin ang katawan at ulo sa malakas na pagpalo sa kanya kanina, ay pinilit niyang humingi ng tulong pa din. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas niyang sigaw. Halos magwala na siya sa loob ng drama. Nagsisigaw siya hanggang sa makarinig siya ng kaluskos. Maya-maya ay laking gulat niya nang may magbukas ng drama at inalalayan siyang makalabas roon. Kahit nahihilo sa matinding init at sikip sa loob ng drama, ay nagawa niya makapagpasalamat sa nagbukas niyon. Salamat at nailigtas mo ako. Aniya sa naghahabol na hininga. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aaral ang tanong naman ng lalaki. Nang imulat ni Manny ang mga mata ay nakita niya mukha ng sumagip sa kanyang buhay. Ikaw? Manghani ang tanong. Ako to sir, yung magbubuti na binigyan ninyo ng pagkain kanina. Anito. Ang tumulong sa kaniya ay ang lalaking binigyan niya ng pagkain at inumin na mahilo ito sa daan. Di sinasadyang napadaan ito sa talahiban at nakita nito ang mga pangyayari. Ikinuwento nito na tatlong lalaki ang pumalo sa ulo niya at naglibing sa kanya ng buhay sa hukay. Namukhaan rin na magbubuti ang mga sospek na pawang mga trabador din ng pabrikang pinagtatrabahuhan ni Manny
dahil pare-pareho ang suot na uniforme ng mga ito. Agad naman silang pumunta sa pulisya para i-report ang nangyari. Kinaumagahan ay isinama ni Manny ang magbubuti sa pabrika para ituro kung sino ang may mga sala. Nagsama rin sila ng mga pulis para dakpin ang tatlong suspect. Nang makita ng lalaki si Noruel, Marlon at Lucio, ay agad nitong itinuro ang tatlo na nagtangka sa buhay ng lalaki. Sila po yun, sir. Sila po ang nagbaon sa iyo, sa hukay, sabi na magbubote. Mabilis na inaresto ang tatlong lalaki. Napatunayan rin na ginawa ng mga ito ang krimen ay dahil nakita sila ni Manny na nag-uwi ng dilatang pagkain. Dahil sa takot na maisumbong ang baluktot na ginagawa, ay pinagtangka nilang kitilin ang buhay ng lalaki. Lingid sa kaalaman nila, ay na-record sa CCTV ang pag-umit nila ng mga dilata at ang pagsunod nila kay Manny nang lumabas ito ng pabrika. Magsisima ng tatlo ay huli na dahil pananagutan na nila sa batas ang ginawa nilang kasamaan. Laking pasasalamat naman ni Manny sa lalaking magbubuti. Kundi dahil sa tulong nito ay isa na siyang malamig na bangkay. Ibinalik lang ng lalaki ang ginawang kabutihan sa kanya ni Manny nang nangailangan ito ng tulong. Simula noon hindi na nakalaya ang tatlong lalaki. Pinagdusaan nila ang pagtatangkang pagpatay kay Manny. Para kay Manny ay deserve nila na makulong. Dahil kung hindi makukulong ang tatlo, maaari pa nila itong gawin sa ibang supervisor kung magkakataon na makita sila na gumagawa ulit ng hindi maganda. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.